Mara, thank you. Yun ang gusto ni Director Ralston, yun yung festival na nagdadabae. So kailangan kong gawin yun. Kasi yung festival na yun, lahat ng mga kalalakihan doon sa town, sa Binan, Pampanga, may festival sila every January 1. Na yun yung parang nagdadabit silang babae. Pero lahat sila mga lalaki, walang halong, hindi sila bakla, hindi sila... Pero mukha silang ano, parang mukha silang babae. So yun yung topic na gusto kong maano ni Direct Ralston. Siguro ano na rin, para kay Direct, yun yung parang counterpart ng battered husband, tapos ang ano ko, parang hindi macho ako, pero pwede ako magdating babae. So siguro, doon lang na kinuha doon sa story. Although, hindi pa tapos yung script, hindi pa wala pa mga idea kung ano yung pupuntahan ng pelikula. Pero para sa akin, napaka-challenging ulit itong gagawin kong ano. At saka siyempre, malapit sa puso ko dahil Pampanga na naman ang shooting, una-una malapit sa bahay ko. Hindi na iwas na ako sa traffic sa pag-start ako ng shooting. So, siyempre, may inspired ulit ako para paggawa ng pelikula. Actually, kahit na taga-Pampanga ako, hindi pa ako naka-attend eh. Hindi pa ako naka-attend ng festival na yun. Kasi from San Fernando, siguro isang oras pa bago makarating dun sa town. Tapos, magbabangka pa. So, may mga bangka pang dadaanan. So, medyo, hindi siya kamukha ng probinsyang flat lang. Ito parang dagat. So, mahirap siyang mahirap siyang parang kung first time pumunta rin, parang ayaw mo nang bumalik. Pero kasi yun yung buhay nila. Yun ang buhay nila. Okay. Ang tawag po sa festival, Aguman Sandok. Sandok. Tama may pronunciation? Aguman Sandok. So, Sandok parang yung Sandok. Tapos sa hindi ko talaga alam kung paano sila mag-ano nung festival. Nasa YouTube po, tapos nag-interview po kami ni Direk Ralston. Ano po sila yung pumapasok din sila sa bahay-bahay, mga nagluluto. Tapos nakadamit po ba yung mga straight po talaga. Binubugbog yung sila. Pero actually, yung inspiration ng bugbog, based up sa... Nung nagsishoot po kami ng Persons of Interest, may isang staff na talagang straight siya, titignan nyo. Coming from upper middle class, anak ng politician. Pero surprisingly, kinuwento niya na isang battered husband. So doon po kami nagkaroon ng found story ni Direk. And then we found out, kanina kausap ko lang si Sir Ricky, may isang writer doon, sabi niya, ay alam mo ba yung tatay niya, battered husband, nagpa-interview sa GMA. So, yun. Yung stigma nun, gusto namin talakayin sa pelikula. Hindi naman to anti-woman, pero papakita namin yung ganung storya o subject matter. At saka siguro, para hindi naman masyadong kawawa yung mga lalaki. Kasi usually, kawawa ang babae. So, papakita namin sa pelikula, kawawa rin yung mga lalaki. Ano? Any question? Oh, yes. Kuya Ma. Pupunta kayo sa January 1 para... Yes, susunod po namin yung actual festivity with Allen para kasama. So magdadrag si Allen. Parang it's a festivity po before the, after the war ng Japanese war. Yung mga may mga farmers doon na pesti ata yung harvest nila. Pagkatapos, they thought of something na masaya na magpapasaya sa buong town. So the men started dressing up in female clothes, tapos they started cooking. Tapos yung niluluto pa nila, chine-check ng mga housewives nila. Okay. Hi, Archie. Ang tanong ko kay Allen, na-interview kita na, sabi mo, never kang mag-cross-dress kasi parang na-awkward ka sa sarili mo kasi malaki ang bulto mo. Ngayon, nandito papayag ka na. Ito, papayag na ako kasi hindi lang ako mag-iisa, marami kami. So yung mga
Doon sa community siguro, wala. Kung nakadamit babae dahil siguro, so maganda tignan. Kasi para sa akin. Tsaka yung ano eh, yung, hindi naman siya ating babae. Lalaki pa rin naman siya, nakadamit babae lang. Arting na lang. Pag nagluluto siya, lalaki siya. Pero damit babae. So, hindi ko lang alam kay Direk kung pati ba may makeup ba, may wig ba, or hindi ko alam Direk kung ano yung... Kung ano talaga yung ano, so... Anything naman, kaya ko eh, pag basta ko lang. Wag lang party na ganun. Hindi ko parang di ko pa kaya. Ang tanong ko kay Direk Ralston, sa pagsasaliksik mo, sa statistika sa dito sa Pilipinas, ilang porsyento ng mga lalaki ang bother? Hindi ko alam. I don't have the exact statistics. Uh-huh. Pero it's not a commentary on the kung marami bang nabubugbog o ano. Pero it's a changing or evolving phenomenon sa society natin. As we progress ng digital age, nagkakaroon na rin ng struggle for power between male and female in different roles, especially in a marriage. Kung may nangangalaga sa kapakanan ng mga bothered women, dito ba sa Pilipinas, meron din nangangalaga sa kapakanan ng mga bothered men? Wala yan. Wala siguro. Wala. Ang tanong ko kay Ma'am Baby at sa kay Sir Romeo, ano ho ba kayo? Kayo yung under o kayo yung under? Sa mga asawa nyo. Siguro parang ano na yun. Pare-pareho ang ano, pero iba kasi ang buhay ko. Hindi po hinihatulad. Pero, in my case kasi, ang totoo niya, iba rin naman ang pagiging bothered husband. Kumisan, hindi physical, pero kumisan kasi parang binibilitaw ka o maraming mga sinasabi sa'yo na hindi maganda at parang wala respeto. Pero kung sa case ko naman wala, I think ang ganda lang mas mag-asawa yun, communication, good communication. Ang last question ko kay Allen, ano? Ano ang tingin mo sa mga lalaking pumapayag na sila ay mga father ng kanilang mga asawa? Siguro malaking kasalanan nila. So, kaya sila napugpog. Siguro ano, depende, sabi mo nga, kanya-kanya ano yun, kanya-kanyang situation, kanya-kanyang problema mag-asawa. So, nangyayari naman talagang away mag-asaway. Sa akin lang kasi parang kung ako yung sasaktan, parang yun nga, sabi ko, kung malaking kasalanan ko, so sasagayin ko lang yung mga sampal sa akin o suntok sa akin. Pero yung wala ka namang ginagawa, tapos sasaktan ka. So masyado naman ano yung pagkalalaki mo, di ba? Siyempre, lalaki nga eh, tapos wala ka namang palang balls, di ba? Para magpapasapak ka sa asawa mo. So yun nga, challenging yung role ko kasi para sa akin, hindi ko papayag na sasaktan ako ng babae. So yun yung challenging sa akin. So siguro, yung ganong tao, yung willing siyang masaktan, siguro mas talagang mahal niya yung asawa niya. Siguro, tanggap na siya ng tanggap para lang ma-please yung asawa niya o siguro para hindi mawala yung asawa niya. So, ano ang matotolerate mo? Latay o kiklat? Ano na lang? Latay na lang kasi ito yung gagawin natin, latay. Para, kumbaga, may naiwan pa rin remembrance, latay. Di ba? Thank you. Pero alin nangyari na ba sa'yo yung masaktan dahil sa pagmamahal sa babae? Masaktan siyempre. Nasaktan ako emotionally. Pero yung physically, wala pa. Eh, sa laki ko, ang laki ng ano ko eh, katawan ko eh, para saktan ako, di ba? Pero yung away mag-asawa, nangyari na. Nag-away naman kami siyempre. Tsaka binatundaran ako nung kukulong pinapa to sa akin, gano'n. Umiilag lang ako. Kay Direk, Direk, siyempre ilang beses mo nang na-direct si Allen. Anong bagong alibis mo makikita namin dito? Bukod sa ano, sa magdadamit babae. Ha?
Try ko yung mag-experiment with a new character na hindi masyadong dramatic. Parang mas organic dun sa lugar. So, as a lowly fish pond worker, ano yung natural behavior ng isang lalaki conceding o pumapayag sa ganung relationship? So, I'm not sure. It's something organic na hanapin ko. Ma'am Baby, alam nating award-winning director si Direk, tsaka award-winning actor si Allen. Ano mas gusto mo ngayon dito? Magkaroon ng award tong pelikulang to o kumita? Pari-pariho, kumita at award ng international. Talpo. Thank you po. Like ka.